Hi guys, magandang araw mga kabakal. Nandito tayo ngayon, interview natin yung ating mga fighter, mga pro fighter, at yung ating mga vloggers. Interview natin sila, at ang una nating interviewin ay ang ating fighter na lalaban ngayong April, tama? Siya po ay si, ang ating fighter ay si Mhar. Mhar dyan, kumusta ka? Wala, anong training mo ngayon? Ikaw ba ay ready na? Kasi ang alam ko, ang laban mo April pa, di ba? For now, ready naman po ako anytime, anywhere. Lagi ako naghahanda, mga kahit biglaan pa yan. So, kahit mga short notice, so lagi naman ako nagpre-prepare. So, kumbaga sa akin, martial art is for a lifestyle. So, lagi mo siya ginagawa. Yes. So, tanong ko lang, what inspired you? Ano yung nag-inspire sa'yo para tahakin itong MMA na to, Mhar? Number one, syempre, dun sa, sa nanay ko, nawawala hanggang ngayon, hindi ko makita-kita sa Mindanao. Siyempre, hindi pa naman ako nakapunta ng Mindanao. So, maybe, inisip ko dati na one day, pag makapasok ako sa MMA or sa URCC, at pakilala ko at maging number one na fighter sa buong mundo, so may chance na makita ko yung nanay ko sa Mindanao. So yung number one. Possible nga kasi kapag nakilala ka, so possible yung pangalan mo, maririnig yan. Wala ka bang communication, contact sa kanya? Merong contact sa mga, sa pamilya ng nanay ko. Pero sila mismo, hindi rin nila mahanap. Oo. So kung sila hindi nila mahanap doon sa Mindanao, ano pa kami nandito sa Manila? Tama, tama. Pero sana, mahanap ko. Kasi ako, honestly, half Japanese ako. Ganyan din nangyari sa akin. So, iniwan ako ng nanay ko. Hindi ko na alam kung nasa siya sa Japan. Pero eventually, makakalang natin yung nanay natin. So, huwag ka mag-alala. So, gusto ko itanong sa'yo, paano ka nag-aanda sa laban mo? Kasi, syempre, yung laban mo narating na April. Paano ka nag-aanda? Ano yung mga pinaggagawa mong training? How do you prepare? Actually, basic lang din naman. Conditioning, and then sparring, technical, and then yun, pagka nabubugbog na yung mga teammates ko, bakit naman palagi. So, dadayo ako sa ibang team. Like, ayun, number one, syempre sa mga friend ko na mga fighters and coaches, Coach Rene sa Atalan. So, sila yung mga nakaka-training ko pagka, lalo na may laban. Kasi ano yun eh, mga ilang rounds ng sparring pa lang yun. Kumbaga, masusubok talaga yung endurance. Oo. So, hindi naman siya 100% na sparring. So, 50% lang. Kumbaga, mukhang technical. Technical lang yung sparring namin. Kumbaga, parang study spar. Study spar. Kasi, kung 100% palagi, baka may injury. Tama. So, mas okay nang walang injury o mas okay nang walang training basta walang injury. Tama. Kasi, matagal mag-injury. Kaysa yung puro training tayo and then meron tayong injury, may hirap din naman. Tama yun. So, totoo pala yung sinasabi nila na para mas lalo kang gumaling, makikipag-sparring ka sa iba't ibang tao, iba-iba yung skills. Tama? Yes. Yes, oo. Kumbaga, parang Bruce Lee style eh. So, dadayuhin ko yung mga iba't ibang gym. Hindi naman sa kagaya yung approach ni, ni Bruce Lee. Yes. No? So, as a martial artist, so we respect yung mga martial artist. Tama. So, as a professional martial artist, so, nakikiusap din ako sa kanya. Baga kung ano yung maitutulong na sa akin at maitutulong ko sa kanya. Pero do you prefer na mas magaling yung kalaban mo o yung sparring mo? Kasi sinasabi nila, pag mas magaling, meron ka matatake home pag yung nagtutulong siya. Actually, sa yung mga naging teammate ko, magagaling sila. Kasama na dyan sila Montilla, sila Rolando D, sila Isaiah Ortiz, Rene Catalan, Robin, Ruel Catalan, Rabin Catalan. So, alam ko sila yung magagaling din sa Philippines na. Ngayon, at yun, nakaka-training ko sila. Nasal naman na 100% expand. Mukhang technical. And then, siyempre, pagka mga ngayon, confident ako na kahit sino kaharapin ko, kaya ko. Kasi ready ka na. Oo. Mapa 145, 155, 165.
Pero ang preferred natin is 145 and 155. Okay, mukhang talagang, alam mo yung ginagawa mo, na-train ka ng maayos ng mga coaches mo, nakasparin mo yung mga magagaling, so that's good. Pero ang tanong ko, ano yung pinaka-strength mo as a fighter? Kasi tayo, as a fighter, ang strength ko ganito. Ikaw, ano yung pinaka-strength mo? Actually, nung wala pa akong wrestling, more on striking. Mm-hmm. Kasi base ko ay karate, black belt in karate. Mm-hmm. So, talagang nakipagsundukan talaga ako sakali dati nun eh. Kumbaga, iba-ibang fraternity yung mga... So far, hindi naman tayo nagasigasan mo. So, mabilis din tayo tumakbo. Kumbaga, hindi naman masamang tumakbo eh. Takbo, and then laban ulit, takbo-laban. So, and ayun, ang pinaka-strength ko ngayon, actually, ground and striking. Oh, wow. So, combine na ngayon. Dati, striking. Unti-unti, kumbaga, nag-i-evolve. Alright. Kailangan kung ano yung pinag-aralan ko, kaya kailangan mong master ko yun 100%. Tama. Okay. Bago ko tanong sa'yo yung ating next question, so shoutout ko muna kasi ngayong April, magkakaroon tayo ng events sa Okada, Manila. So pumunta po kayo dyan. At syempre, kung gusto nyo mag-try ng ating mga games, meron tayong Crazy Win, Top 1 Play, at saka Nuwebe. So check nyo po, pumunta rin po kayo sa WWURCC o pumunta po kayo sa URCC Global Facebook page. Nandun po yung mga details. So maraming salamat po. So next ko tanong sa'yo, paano mo hinahandle yung pagkatalo? Kasi hindi naman laging panalo eh. Hindi laging panalo, natatalo ka. Paano mo hinahandle? Actually, yung natalo ko nun sa Indonesia, actually yung nakalaman ko, kahit short notice siya, nakalaban ko ay champion ng Indonesia na nakapasok sa UFC pass na kumbaga halos knockout lahat ng kalaban niya. Pagdating na sa final, hindi siya natalo. Mm-hmm. Pero nung natalo naman ako sa kanya, as in wala tayo sa condition nun, but ang mindset ko talaga, pagka naglaban uli kami, so, hindi na ganun kadali. Matalo man ako, pero hindi ganun kadali. Pero, pipilitin ko manalo. So, okay lang. Kumbaga, okay lang naman sa akin. Hindi ka talaga nag-depress. Kumbaga, kailangan ko natalo ka. Parte lang doon ang laban experience. Kumbaga, part of training pa kami yung matalo ko. Kasi without failure, hindi mo ma-achieve yung goal mo o yung success. Hindi mo siya masasabihin yung successful ka kung walang failure. Tama yan, totoo yan. So ngayon, last question sa'yo, Mark John. Ano yung advice na mabibigay mo dun sa mga fighter, nagsisimula pa lang? Kasi marami tayong mga atleta ngayon, ng mga bata pa lang. Ano yung mabibigay mo advice sa'yo? Advice ko, tuloy-tuloy lang sa mga amateur fighters. So, patuloy lang na lumaban sa mga competition na mga amateur. Kahit mga small league tulad ng yung sa mayroon kaming actually promotion din na for amateurs na Philippine Equestrian Championship na ayun na kumbaga doon mga bata yung mga pinalalaro namin. Actually hindi lang bata eh, mayroon mga senior. Seryoso? Yeah. Ito kumbaga dito ini-encourage namin mapabata or matanda na yung martial arts hindi lang siya for yung hindi lang sa pangbata o yung sabihin natin na pangmalalakas. Kumbaga ito, yung martial arts kapag ikaw ay kumbaga ginawa mo siyang lifestyle. Mm-hmm. So kumbaga hindi lang martial arts, hindi lang basta suntukan yun eh. Ano yun eh? Kumbaga parang siyang exercise mo na rin. Oo, tama. Pwede mo siyang gawin exercise. Cardio pa. Yes. Para sa cardiovascular and then sa mobility natin, mga functional movements, napakaganda ng martial arts para sa mga exercise na. Like yung exercise, diba, minsan pagka pang mapaulit-ulit na yung exercise natin, talagang hindi na tayo napapagod doon. Pero sa ibang movements, nalilimitahin yung
movements natin. So, nakakatulong yun sa mga senior gym? Yes, sa mga senior gym, para lang mumove yung, ano, yung mga joints nila, hindi sila nagkakamang frozen shoulder, frozen joints. So, ang advice sa kanila is tuloy lang nila yun, training lang sila. Tama yung sinabi mo kanina, kung natalo kayo, sige mo lang na-experience yun. Mga ano, lifestyle talaga yung ano, martial arts. Gawin natin yung lifestyle. So, maraming salamat sa iyo, Marjan, Manahan. Looking forward kami na makita yung laban mo sa darating na April sa Okada. So again, maraming salamat sa iyo, Marjan. Maraming salamat. Salamat. Thank you.